Sa talumpati nito sa kanyang Thanksgiving Mass noong Martes ng gabi sa harap ng Building 229 sa Subic Bay, ilang oras makaraang manumpa bilang bagong talagang chairperson at administrator ng SBMA, pinasalamatan ni Attorney Wilma Aisma ang SBMA Board of Directors, ang Subic Bay Freeport Chamber of Commerce, mga empleyado at opisyal ng SBMA, maging ang local media sa ani ay pagbabantay sa kanyang mahaba at masalimuot na laban na natuldukan na sa wakas ayon kay Aisma. Ang kanyang tagumpay ay hindi lang tagumpay ng isang tao bagkus ay tagumpay ng buong Subic Bay at ng mga mamamayan. Binigyang diin din ni Aisma na hindi niya hinangad ang naturang posisyon subalit nakahanda siya sa anumang hamong nakatadhana para sa kanya. Una nang itinalaga si Aisma bilang administrator ng SBMA noon pang Disyembre ng nakaraang taon, 3 buwan matapos namang italaga si Martindino bilang SBMA chairman. Inilipat ng Malacanang kay Aisma ang kapangyarihan na tungkulin ng chairman of the board of directors mula kay Dino sa bisa ng nilagdaang executive order number 42 ni Pangulong Duterte na nagbasura naman sa executive order number 340 ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na naghihiwalay sa katungkulan ng chairman at administrator ng SBMA. Ilang buwan ding nagkaroon ng alitan sa liderato ng SBMA na humantong pa sa isang pagdinig na pinamunuan ng Basis Conversion and Development Committee ng Kongreso. Sa eksklusibong panayam ng SBC News, inilatag ni Aisma ang kanyang pangunahing agenda bilang chairman at administrator ng SBMA. Una narito ang pagkakaroon ng compliance hotline, ang pagpapalakas ng airport at seaport, at ang pagtutok sa Redondo Peninsula na binansagan niyang promised land ng Subic Bay. Mas madami po actually ako naririnig na SBMA investor na lumalapit na nagsasabing SBMA is graft-free. However, I will not take the chance that any graft and corruption will happen. So I would like to put up a hotline for the investor to be able to call and all our stakeholders to be able to report all that. Second, the plans for the seaport and the airport, I'd like to be able to put up a master plan. At the end of the day, our land will all be consumed already, pretty much. And we have to ensure the income and the future of Subic through continuous revenues, and right now that would be the port and the seaport. So it's very important for us to maintain viability and business development for our seaport and airport. Third would be Redondo Peninsula, to focus on Redondo Peninsula as the new bastion for Subic Bay Freeport. It's our promised land right now because it's the only available property for all of us. I want to see myself in the next 5 years 30 pounds lighter. Ako ang pangarap ko lang dito, umalis sa Subic nang sasabihin ng mga tao that I did my best. Sa huli, pinasalamatan ni Aisma si Dino na aniyay may naging importanteng papel din sa maiksing pamumuno nito sa SBMA. As Ahmed has said, Martindino has brought out the best in all of us. I think we have to thank him for that. Mamimiss actually namin siya. I just wish him the best. Ito si Lolito Armada ko, nagbabalita para sa SBC News.